Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa aming YouTube channel, Jun and Jing Kitchenette. Ngayong araw na to guys, ay magluluto naman tayo ng pan de coco. Kung bago lang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, and share. At click the bell button para masundan ninyo ang susunod pa naming mga video. Kaya tara na guys! Narito ang mga ingredients sa ating gagawing pan de coco sa Jun and Jing Kitchenette. All purpose flour, 2 eggs, isa for kneading and wash, vegetable oil, a pinch of salt, milk, white sugar, instant yeast, extra vegetable oil for kneading, at ito naman ating filling. Ito yung coconut flakes, coconut milk, at saka yung butter, vanilla extract, and brown sugar. Ngayon, salain naman natin ang ating flour para siguradong walang buo-buo. Yan, shake-shake lang natin ang ating pansala. Yan, sala ng sala, dance ng dance. Mga natitirang konting buo-buo guys, kaya dapat nating salain ang ating arin. Ayan, lagay na natin ang dry yeast at mga iba pang mga ingredients. Yung oil. Pagsamasamahin natin lahat. Yung salt. Yung sugar. At saka yung itlog. Yan. At milk. Yan, lagay na natin dito sa stand mixer natin. Kung wala kayong stand mixer, pwedeng manual. Kasi meron kami, kaya gagamitin namin. Umasa na natin. Yan, mga 5 minutes. Hinalo natin sa mixer. Yan, tanggalin na natin dito ang ating dough. Pag may stand mixer kasi, konti na lang ang pag-knead natin. Mamaya. Aduh, aduh.
Hamuin na natin ang ating dough at masahin pa natin ng konti. Lalagay ako ng mantika, yung extra oil kanina, para hindi kakapit sa ating kamay. Yan. Yan, tingnan nyo guys, konti na lang ang masa. Malinis na siya kasi minasa natin sa ating stand mixer. Yan. Yan. Yan, tingnan nyo guys. Oh. Hindi na siya napupunit, kaya madali lang masahin. Yan. Ayan. Mas maganda pa ginaganon para mamaya lolobo. Yan. Konting tiyaga lang, mamaya may kakape na. Uy. Yan, malinis na guys. Lagyan na natin sa ating yan, lagyan lang natin ng konting oil ito para sa paglaki ng ating pag-alsa ng ating dough. Yan guys, malinis na kasi linis ng ulong walang buhok. Yan, lagyan na natin dito. Ganun lang natin, tapos tatakpan natin ng plastic film o yung plastiko, transparent. Yan. Ayan lang natin dito. Ngayon naman guys, habang pinapalsa natin ang ating dough, lulutuin na natin ang ating filling, yung coconut flakes. Painitin natin ang ating pan at saka ilagay na natin ang ating tequila o butter. Ayan natin matunaw. Ilagay na rin ang ating sugar, brown sugar. Ayan guys, melted na ang ating butter at sugar. Ilagay na naman natin yung gata. Ito yung gamit namin dito kasi wala kaming fresh leche de coco or gata. Gagamit kami ng gata guys kasi yung ginamit nating coconut flakes ay wala ng gata, kaya ibabalik natin yung gata niya. Ayan. Pakuluan natin ng gata para absorbin yung coconut flakes yung kanyang gata na nawala. At magiging masarap. Yummy. Nyam nyam. Haluin natin at saka ilagay na natin yung ating 1 tablespoon ng vanilla extract. Pampabango, pampalasa, pampaamoy. Thank you.
Yan, mabango na guys. Yan guys, na-absorb na ng coconut flakes ang ating liquid ng coconut milk. Lutuin natin ng medium heat para hindi masunog at naluluto ito ng paunti-unti para hindi masunog. Yan. Habang na-absorb yung coconut milk. Ayan guys, lumalaki na ang ating dough. Ayan, malaki na siya. Tignan nyo. Ayan guys, linuluto natin. Depende po sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Pwede kayong magdagdag ng sugar sa ating nyog na linuluto. Yan, nag-aalamasa na. Parang masa na para mamaya maganda yung paglagay natin sa ating dough. Ayan guys, linuto natin ng mga approximately 30 minutes. Malapit nang maluto. Makikita ninyo na yung coconut flakes ay inabsorb na yung ating mga liquid, yung coconut milk natin. Yan. Ayan guys, luto na. Ayan. Luto na siya. Hindi natin hinayaang maging tuyong-tuyo para mamaya paglagay natin, pagkakainin natin sa yung pandi coco ay hindi siya tuyo. May konting liquid sa coco. Ayan. Set aside na natin guys para lumamig, para mamaya madali lang ating paglagay sa ating coconut filling. Ito na yung ating ginawang linutong palaman ng nyog para sa pandi coco natin. Masarap siya. Hindi siya tuyo. Tapos ngayon guys, pagkatapos ng isa at kalahating oras, ito na yung ating pinaalsa. Yan, lumaki na. Umalsa na. Ito na yung dough natin guys. Umalsa na. At tatanggalin natin ang hangin nito. Yan. At katapos ay ilagay na natin dito sa lalagyan natin. Lagyan natin ng konting mantika o oil para hindi didikit. Yan. Tapos i-roll lang natin para ikat natin mamaya. Yan. Ayan guys, sikat na natin. Yung size na gagawin natin ay 50 grams. Kantsahin natin. Tingnan natin kung 50 grams to. Uy, 60.
Ayan guys, i-flat lang natin yung dough natin. Tapos lagyan natin ng isang kutsaritang filling. Yun. Huwag masyadong punuin para magsara ng maayos. Tapos kukunin natin yung dalawang gilid. Tapos yung dalawang gilid. Tapos isasara natin na parang gagawa ng siopaw. Pagkatapos natin isara, i-ganon natin, pag letter C-hin natin yung ating kamay at paikot-ikotin para magiging bilog. Yun. Tapos titingnan natin kung nagsara ng maayos sa baba. Check lang natin guys. Tapos ilagay natin sa ating ayan guys, gawin lang natin ito lahat. I-flat natin. Lagyan natin ng filling. Tapos isara natin. The same procedure hanggang matapos yung lahat ng ating dough. Tapos lagay natin dito. Ginawa kanina na ano feed yung minatamis na nyog para pag wala maubos na yung ginawa namin ano pandikoko, pwede namin ipalaman sa mga bread dito at saka kung hindi ako tatamarin, gagawa na naman ako ulit ng isa pang salang ng dough at gagawa ulit ako. Marami kasi ito eh. Lagay ko lang sa ref at makukonserve yan ng maraming araw. Kahit aabot ng isang buwan pag hindi masyadong ano, kasi may esukal. Aslo bien esta. No sé cómo es. Pues, mira, yo igual mira cómo voy a hacer. Mira. Ayan guys, ito na yung huli. Gumawa rin yung mga anak ko kaya merong mamaya iba ang pagkagawa.
Ganito lang nilalagay kong filling kasi nung last na gumawa ako, masyadong marami at nakakahimay. Makasuyang ako na daw. Yun. Lock and lock. Then press. And then press. Then round and round. Ayan. Tapos na guys. Ayan na natin dito. Ito yung mga ginawa ko. At ito naman ang mga ginawa ng aking mga ati kiting. Sumali sila. Ayan. Lagyan natin ng marka yung sa kanila. Itong natira sa aming filling, pwede ba kaming gagawa ng isa pang beses? O ipalaman namin sa tinapay dito, kagaya nito. Sige, pan de leche. Hiwain lang namin yan, papalaman namin, tapos i-toast namin, masarap na. Pero mas masarap yung pan de coco ng Filipina. Ayan guys, nagawa na natin, nalagyan na natin ng filling. Ginawa natin ito, linagyan na ng filling with filling. Tapos takpan natin ulit. Para paalsain natin to 45 to 1 hour ulit. Para alsa. Yan. Ayan guys, after 1 hour, umalsa pa ng konti ang ating dough. Tapos ngayon, lalagyan na natin ng egg wash. I-egg wash na natin. At habang ginagawa natin to, preheat natin ang ating oven. 180 degrees. Ayan. Ito na yung pang-wash natin sa... Oops! Sorry. Yung iba teknik nila, nilalagyan nila ng isang kutsarada milk. Yan. Ayan, bago natin lagyan ng egg wash natin, lagyan natin ng butas dito. Dahan-dahan lang kasi baka ma-disinflate yung ating dough. Bahala ka na kayo guys kung anong style ang gusto nyo. Pwedeng ganyan o ganyan. Bahala na kayo kung anong design ang gusto nyo. Kaya pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Ayun, egg wash naman natin para sa kulay mamaya. Para maganda ang kulay. Paglulutuin sa oven. Preheated na kanina ang ating oven. Lulutuin na natin. Ayan. 180 degrees. Lulutuin natin ng 20 to 25.
minutes. Wait muna, titingnan natin mamaya kung okay na. Ayan guys, tumutunog na yung alarm ng 20 minutes na inilagay natin kanina dito sa oven. I-test natin kung okay na o kulang pa sa luto. Ayan, buksan na natin. Yun. Ah, okay na. Sa palagay ko, okay na to kasi toasted na sa pass na. And guys, palamagin na muna natin bago natin ilagay sa plato natin. And guys, lagay na muna natin dito. Mainit-init pa. Sarap ng kape. O merienda with Coca-Cola. Mainit. Wow. Hindi na makapag-antay. Ang sarap-sarap. Nag-craving kasi. Kaya gawa. Nag-crave kami ng pan de coco. Yan. Sarap-sarap. Ang ganda-ganda. Ang kukatos. Tinalawasan ng ating pan de coco. Mamaya titikman natin. Ayan. Ayan guys, ito na ang kinalabasan ng ating pan de coco. Sana nagustuhan ninyo ang video kung paano namin ginawa. Ayan, tikman na natin guys. Ayan. Oh, malambot siya. Malambot. Tingnan natin kung masarap ang pagkagawa. Yun. Nasarap siya guys. Promise. Okay guys, kita-kits na naman tayo sa susunod naming mga videos. Remember, be happy and be contented sa Jun and Jing Kitchenette. Bye-bye! Yan. Tikman natin yung kape na ang ginawa naming pan de coco. Homemade pan de coco by Jun and Jing. Yan. Wow. Guys. Ayan. Wow. Malambot. Parang sa Pilipinas lang. Masarap. Wow. Sarap guys. Kape tayo.